success. Ano ba ang success sa iyo? Material na bagay? Pera? Kotse? Bahay? Eng grandeng bakasyon? Trip sa ibang bansa? Tenan at pag-usapan ng isang bagay na makaka-relate ang lahat. Success! Paano nga ba maging successful sa lahat ng larangan ng buhay? Samahan niyo kami tuwing Sabado at mag-usap tayo sa Success TV! Ang bagong negosyo! Saan mang bahagi o aspeto ka na ng buhay ngayon? Tenan at manood ng Success TV! Ang bagong negosyo sa RHTV! Sa inyo lahat. Ito po ang Success TV kasama si Cheska Santiago at ang aking kapartner, Sir John Calub. Magandang hi everybody, good afternoon and welcome back dito sa Success TV. It's glad to be with you again. Alam mo Sir John, napakabilis no. Malapit na ulit matapos yung January. Uy, Feb na. Oh, love month na. Love month na. Pero gusto ko ipagyabang sa'yo dahil tapos ko na yung assignment ko. Nakompleto ko na. Sa wakas naman, at least bago matapos yung Enero. Nagawa mo na yung assignment. Nakompleto ko na siya. So, kompleto na siya hanggang spiritual. So, makikita nyo, meron na siyang, sorry, ang laki. Meron siyang financial, physical, relational, intellectual, tsaka spiritual. Wow. So, kasama dyan, sa spiritual nating pamumuhay, syempre importante yung nagbabasa tayo ng Bible, tsaka sinusulat mo siya. Kasi, ano yun, sa sobrang busy ng buhay, minsan hindi mo na nasusulat yung devotional mo, diba? So, in-include ko siya doon. Ito yun, and, no? Ito. Diba, oh, napag-usapan natin. Ito kung makikita mo yung, ito kasi medyo blank yung part na to. So, itong side na to, parang nag-group Bible study. So, this year, gusto kong maumpisa ng ganun. Siyempre, I am a people magnet, diba? So, i-apply ko na yan this year. Yun. Ito kasi yung t-shirt natin last pero time, tika, diba? Pero tika, meron akong magandang ano na... Ito naman balikan eh! Balikan mo to. O yan, yan. Tandaan niyo yan, oh, diba? O, abangan niyo yan sa SM, sa Mall of Asia. Dahil... Hindi mo ba alam? Na? Sa sobrang last ng magnet natin, magkaka-billboard na tayo sa... Wow! Sa Mall of Asia. Next, okay. Next week, ikakabit na. Seryoso ba yan? So, aabang ako yan. At... So, tignan mo naman ang gano'ng ka-powerful yung dream board. So, sa dream board nilagay ko, billboard kasi to sa Guadalupe, sa may EDSA. Kay Ding Dong Dantes yan eh. Pinatunga ko ng picture namin ni Sir John na naka... I am a money magnet. Ano? Yeah. Start early, finish wealthy. Yeah. So, di nga. Di nga, seryoso nga ako. Ayaw mo maniwala. Sige, next time yung intro natin dun sa billboard. Shalin! O sige, sige. Picture na natin. Tapos kailangan pakita natin sa kanila dito. Tama. Sa SM Mall of Asia. Alabangan nyo yan ha, sa next episodes namin. Papakita namin yung billboard namin ni Cheska. Galing naman ang billboard ko. Wala pang... Hindi ba natataos yung January? Ano na? Oo nga eh. Sa dream board ko natupad na. Okay, anyways. Ito na pag-uusapan yung t-shirt ko. I am a people magnet. Pero bago kasi yung t-shirt mo, syempre, magkaiba naman tayo lagi, di ba? They actually related ito doon sa t-shirt mo. Yung sa akin naman, I am ultra magnetic. Wow. Parang superpowers, ha? Parang gano'n superpowers, ha? Di mo ba napapasin? Kaya kumikintab yung ulo ko. Gumagana yung magnet. Okay, parang hit activated. ang init ng ilaw natin eh. Pero ultra magnetic. Kasi na papakinggan mo lang yan sa mga superhero actually, na palabas. In relation to this, ano ba ibig sabihin nito? Babalita ko lang sa iyo, Cheska. Di mo pa ba na narinig na meron na akong ilo-launch na bagong seminar na naman this year? Ulit. Oh, and this is for the first time na gagawin ko ito. Ito yung tinatawag na ultra-magnetic persuasion. Ultra-magnetic persuasion. Oh. How to become a people magnet through persuasive communication. Ah, so magkadikit at magkaugnay pala itong mga t-shirt natin. Magiging people magnet ka kung meron kang ultra-magnetic persuasive ability. Parang ganon. Exactly. Yan. Mm. So, paano mo ba i-activate yung magnet na meron ka para maka-attract ka ng mga tao? At imagine mo to, pag natutunan mo to, you can get anybody or any person to always say yes to you. Oy, Edward, always say yes to you daw. Oh, di ba? So may kausap ka, may binibenta ka. Pero mamaya malalaman mo na pwede pa siya gamitin sa relationships. Oh, yun. Oh, Edward. Edward diba? Na naman. Yun, okay. So, napaganda nung topic natin. Pero bago yan, gusto ko rin ipaalam sa'yo na para mas maganda yung discussion natin ngayon, nag-imbita ako ng mga guests natin, mga
experts sa field na ito. Okay. Ang tawag sa kanila mga persuasion masters. Yan. Wow. Naku, so, nakakatakot. Baka mamaya, ano ba pa? Oo, kasi lahat ng mga itatanong nila. O, tinititigan ka pa lang. Parang, oo nga, oo, parang ayokong tumitig sa kanila. Now, kasi may itong persuasion, hindi ito pinag-usapan masyado sa Pilipinas. Mm-hmm. Dahil yung field ng tinatawag na social dynamics. Okay. Ngayon lang talaga ito nag-bloom, eh, no? Na talagang ang mga tao sa buong mundo naging curious na at pinag-aralan nila mabuti. Mm-hmm. Paano ba talaga natin na kukonvince ang isang tao to believe yung mga ideas natin and yung mga gusto natin, for example, na i-share sa kanila. So, napakaganda kasi pwede nila itong gamitin sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Oo nga. Kasi minsan nagtataka tayo, bakit may isang tao na parang ang lakas ng charisma niya na lahat ng sinasabi niya, pinaniniwalaan talaga at talagang pero meron din naman na gets, ano? Sobrang gwapo, sobrang tangkad, pero mababa yung ano niya, yung charisma niya sa mga tao. Oo nga, parang hindi siya masyadong pinaniniwalaan, hindi masyadong pinapansin. Or pagdating niya, parang lahat ng tao, tara, dyan na si Roger, alis tayo. Iniiwasan ka pa, gwapo-gwapo mo na nga. Oo, di ba? May ganun eh. So, hindi natin maintindihan kung bakit. Pero mamaya, maliliwanagan tayo kapag kinausap na natin yung mga guests natin for today. So, hindi pala, yung ganito palang trait, hindi siya inborn. Pwede pala siyang ma-acquire o pwede siyang mapag-aralan. Gusto ko sana sagutin ngayon yan. Pero mas maganda siguro yung mga guests natin. Itatanong natin sa kanila. Sige. Ano ba yan? Parang pinanganak ka ba na meron na yan? Mm-hmm. O napag-aaralan ba yan? Kasi, paano nga kung pinanganak ka, wala ka namang... wala masyadong guts, parang gano'n, no? Na charisma or confidence, na de-develop mo ba yan, and so on. So, mamaya malalaman natin, di ba? Excited ka ba? Oh, excited ako. So, saan-saan natin yung magagamit? Pwede ba yan sa negosyo? Pwede yan, of course, sa negosyo. Lalo na sa sales and negotiation, no? Pwede mo siyang gamitin. Marami kasi sa nanonood sa atin, baka involved kayo sa real estate, bibenta kayo ng insurance, mga healthcare, and so on. Or baka yung iba naman nasa network marketing, direct selling. Ayan. So, ibig sabihin, marami ka marirecruit kapag marunong kapag, ano... Instead na dalawa lang nare-recruit mo, daan-daang libo, di ba? Ayos ba yun? Okay, mga dalawa, isang minuto, pwede na yan, di ba? Yeah. So, dadami yung mare-recruit mo. Yes. At tanong ko, pwede ba yung gamitin sa love life? Now, yan yung controversial, no? Kasi, pagdating sa love life, ang alam, pagkakaintindi ko dyan, no? Iba rin yung, ano, iba rin yung, nagbabago yung field, eh. Mm-hmm. Kumbaga, yung same techniques na ginagamit mo sa business, sometimes meron siyang konting twist pagdating sa application naman sa love life. Pero pwede rin, ibig sabihin, may konting... Related siya talaga, ano no? Yung the same format, iba lang yung execution. Ooh, yeah. So talagang may sistema pala ito. Ano ba sabi natin? Science and art pala ito. Oh, so ito yung parang, dati kasi parang inano lang natin na araw-araw ginagawa natin. Mm-hmm. Pero hindi talaga tayo nag-delve into... Ano ba yung mga steps na kailangan mong gamitin or yung steps na dapat mong sundan para maging successful ka or maging powerful ka na communicator and persuader? So, may technique pala. Merong set of techniques. So, mamalalaman natin yan lahat mamaya. So, papakilala natin mamaya yung aming dalawang gwapong guest. Yes! Na ayokong titigan. Baka ma-persuade ako. Hindi, baka... ang delikado siyan, baka mawala lahat ng pera ng wallet mo. Hindi, wala akong wallet dito. Magbabalik po kami sa aming programa Success TV. Ito po si Chesco San Diego. At ito ang yung Sir John Calub. So stay tuned. Babalik. Welcome back dito sa Success TV. At alam ko, inaabangan nyo na yung ating mga guests today, no? Mm-hmm. Dahil nga, narinig nyo kung ano yung pag-uusapan ngayon. Napaka-intriguing, napaka-controversial, pero napaka-powerful na itong pag-uusapan natin ngayong tanghali. Excited ka ba, partner? Oh, excited na ako kasi tuturuan nila tayo kung paano mapapa-oo mo lagi ang lahat ng makakausap. Yes. Galing, no? Parang na-imagine ko na pag natutunan mo to, may party, di ba? Mm. Tapos pag marunong ka nito, malakas ang magnet mo. Pagdating mo pa lang doon sa party, parang natawag dito sa mga taong ganito, parang life of the party. Lahat ng tao, umaalis doon sa pwesto nila, pumupunta at sinusundan ka kung nasaan ka doon. O, di ba, sikat? Parang, uy, nandiyan na si Cheska. Di ba? Nandiyan na si John, no? Diba? Oh, tara, punta tayo, lipat tayo doon. Tapos magtataka na ibang tao, bakit tayo iniwan? So, parang ikaw yung tipo, eto yung mga tipo ng taong pagdating pa lang nila, gusto mong marinig lahat ng sasabihin nila. Exactly. Lahat ng ginagawa nila, gusto mong makita, parang ganun. Sa business side kasi, ito naman yung mga tao na nag-handle ng mga groups, teams, or mga even companies, no? Mm-hmm. Na pag nagbibigay sila ng speech, para bang lahat ng audience, parang wow, napapawaw.
or na-amaze, nadadazzle dun sa pag-present mm-hmm. nila. So ito yung gusto natin matutunan. Ano ba yung mga key elements, mga characteristics, at yung mga attitude na meron itong mga tao na to that makes them ultra-magnetic. Okay. Oh. So wag na natin patagalin, Cheska. Papakilala ko sa iyo yung mga persuasion masters na inimbita natin ngayon. Mm-hmm. Okay, so ito yung dalawang gwapo na sinabi mo kanina. Dito lang ako nakatingin eh. Talagang sineryoso mo. Talagang dyan lang ako nakatingin. Mahirap na. Oo nga, eye contact, di ba? Eh, tatanungin din natin yan kung paano ba ginagamit yung eye contact. Okay. Sige, so let's all welcome dito sa Success TV ang aming mga guests today. Meron tayong dalawang persuasion masters. Okay, ang una dito si Marco Malyari at kasama rin natin si Harlan dito sa studio. Hello Marco and Harlan. Hey, hello. Now si Marco, also known as... Oh, may alias pala ito eh. Si Sir Yuri. Yes, Sir Yuri. Talagang okay. Master na master. Ang partner mo ba may alias din? Meron din. Ano alias ni Harlan? Prince Charms! Para mga online, ano to ah. Mga talagang master na master yan dati. Okay. So siguro, Marco and Harlan, una namin gustong malinawan, pag sinabi bang persuasion, para sa inyo, ano ba yung definition nito? Ano? Sige. Kasi, we just want to make it clear kasi people look at persuasion as something that is very manipulative. Ayun. But, in reality, when you define persuasion, it came from a Latin word which means persuado. It's literally meaning inducing from within. When you say inducing, you are just bringing out the best in a person. So everything we need to know is really in us. Your job when you teach persuasion is to help that someone to bring out the best in him. All right. Yeah. So positive pala, very positive, yeah. No? Siguro, doon sa sinasabi mo, marahil kaya naging negative yung mga connotation ng mga tao. Kasi sa intindi ko, may mga gumamit din neto sa mali, di ba? Naka-experience ka na ba o nakarinig ka na ba ng ganun partner? Alam mo, ang mga balitang na babalitaan ko dyan ay yung, uy, si ano na hypnotize, na budol daw. Oo, yung ba yun? Oh, yung kinalaman ba yun doon? Kasi ito yung mga parang mga con men, di ba? Na ginamit nga nila. May movie nga yan, di ba? Maraming movies niyan eh. So, parang instead na gamitin sa mabuti, ginamit sa masama. Ginamit sa masama para makakuha ng pera, manloko. Totoo ba to? Inabuso? So, pwede rin itong gamitin sa other side. Tama ba? Yeah, if like, I would make an example of a thing, you know. Mm-hmm. For example, we use a paperclip. The basic principle when you made a paperclip is to clip a paper. Mm-hmm. Diba? But you can also use the paperclip to clean your nails. Oh, nga. Diba? You can also use the paperclip to clean your ears. Pwede mo rin pang-saksak. Pwede. Diba? Pwede pang-saksak sa leg. Paperclip lang, diba? Diba? So, two sides talaga eh. Yung iba pang-bukas ng kotse, diba? Yes. Actually, naman magandang sinabi niya, partner. Kasi, in my case, diba, yung sa seminar na gagawin natin, ang purpose ko dito is yun nga, inabuso ito, ginamit sa masama. Gusto natin itama. Okay. Gusto natin ilagay sa tamang perspektibo para makapag-benefit siya ng greater majority natin. Diba? So, siguro Marco and Harlan, gusto nating malaman paano ba ito ginagamit sa business? Or ano ba yung mga applications na pwede nating pag-usapan dito sa business? Sa business side. Ano ba yung mga, siguro magsimula tayo, na-define natin yung persuasion. Ano ba yung mga elements ng isang persuasive na tao? Okay, basically kasi pag sa business, kung gusto mo siyang i-apply, lalo na kung nasa sales ka. First of all, para may meron kang mabenta or whatever man ginagawa mo, first dapat magustuhan ka ng kausap mo. Magusto ka naman tao. Kung di ka nila gusto, kahit anong gawin mo, wala. Hindi sila bibili. Hindi sila bibili. So parang sinasabi mo dito is hindi naman necessarily yung produkto ang unang binibili. People buy you first. Yung trust muna doon sa nagbebenta, yung connection. So kahit pala bibihin ka lang ang tinda ko, kailangan magustuhan ako nung customer ko. Yun ang na-experience na ba yung nasa ano kay department store? Tapos wala nang aasikaso sa inyo? Oh, definitely. Ang dami niyan. Nakakainis kaya yun. Nakakainis. Pero pag meron times na merong mga sobrang friendly na mga tao dun sa department store, na-assist talaga kayo, di ba? Mm-hmm. So, basically, dahil nagusto naman yung person natin yan, nag-assist siya, ikaw naman parang gusto mo na mamili at bumalik dun sa place na yun. Tama. So, kasama na talaga dyan yung ano, no? Yung pag
pag asikaso sa iyo as a person, no? Kumbaga, sometimes may mga things talaga na hindi maiiwan sa computer eh. Mm-hmm. Ang sinasabi ng mga tao, computer na lang gagawa niyan, pero parang kailangan pa rin ng magic touch ng ng person eh, no? Yung person to person pa rin na selling, no? Yeah, it's all based on relationships eh. Kasi imagine you're using the toothpaste or the soap that you're using right now simply because your family is using it without even asking why. Tama. Sige, ano pa ba yung mga key things na dapat malaman natin sa persuasion in line sa business? First, I think they need to learn the principle that it's not about the technique. Kasi techniques, there are many. All techniques work. Pero when you study principles, you can apply it in every part of your life. So I believe this is the point of this interview, for people to understand that we are going to educate them about the principle of what is true persuasion. Okay. So mas mahalaga pala yung prinsipyo nung itong art and science of persuasion kaysa yung sa technique, kasi sabi mo kanina may technique talaga, no? Actually magkadugtong siya, pero syempre kung yung principles kasi ito yung foundation yan, mm-hmm. Di ba? Foundation yan. So, kung marami kang ang technique pero hindi naman aligned dun sa foundation or principles, then mm-hmm. they're not going to work, di ba? So, ibig sabihin, yung principles, standard na yan. Nasa sa technique mo na lang. Parang ganun ba? Mm-hmm. Ah, kaya yung iba nagkamali. Napunta sa ibang, naging negative. Naging negative, yeah. Ibang landas. Oo, no? Mm-hmm. Hindi kasi nila na intindihan ano ba talaga yung pundasyon nito. Kumbaga yung bahay ginawa sa sand, di ba? Yeah. Madaling magiba, di ba? Instead na sa bato. Mm-hmm. Parang ganun. Kumbaga in relation naman to spirituality. Oo. Sige, pwede niyo ba kaming bigyan, Marco, ng mga highlights ng persuasion? Paano ba to natin pwede gamitin sa business? Sa business, madalas kong tinuturo is that first you have to create a positive emotion sa mga tao. Research has shown that mga tao addictive sa mga positive stimulation like internet, diba, media, yeah. Mga parties. Gusto lagi nila na i-stimulate. So ngayon, pag ikaw source ka ng positive emotion, yung mga tao automatic na mamagnet sa'yo. Na-experience ba yung nasa barkada kayo, yung wala yung nagpapatawa doon? Nasaan na si ganito? Inahanap. Oo, inahanap nyo kasi parang walang buhay ang party pag wala siya. Tama. Mm-hmm. So, isa sa mga kailangan matutunan is that yung sabi mo, positive thinking sa tinuturo natin, di ba? Na dapat lagi ka nag-create ng mga positive emotions sa mga kausap mo. Like, for example, favorite ko yung papatawa, di ba? And mga interesting na mga stories na nag-create talaga mga gagandang mga emotions sa mga kausap mo. Kasi pag merong study na ginawa dati na yung mga nananakot, mm-hmm. versus sa mga nagpapatawa, mas nare-retain at naglalast in the longest time yung mga positive na mga responses ng mga tao. Mm. Napakaganda ng unang tip na yan. Mm-hmm. Lahat pala nagpapatawa tayo palagi. Next time nga meron tayong joke of the day dito sa Success TV, di ba? Kaya may mga komedyante, sila yung mga nagtatagal din sa industriya, di ba? Oo nga. Kesa doon sa magnetic mga, talaga, no? Magnetic. Hindi lang magnetic sa business, pati so, sa... si Dolphin. Di ba? Si Mang Dolphin, tanda na pero... Si Big Soto. Oo naman. May Pia, may kung sino-sino. Uya? Chinisis yan. Hindi pa ngayon yun. Mamaya pa yun. Oo nga. Negosyo pa na tayo. Negosyo, sa mga field ba ninyo na pinanggalingan, yung mga background ninyo, na-experience nyo na bang gamitin talaga yung ibig sabihin, consciously, gagamitan ko ng principle ng persuasion, yung negosyo ko? Well, everybody uses persuasion every day. For example, you persuade your child to eat gulay, di ba? Mm-hmm. You persuade your wife or yung nililigawan mo to... You're selling yourself, eh. You persuade everybody. I think the foundation of this persuasion principle is to understand what value is. Kasi people buy value, mm-hmm. okay. Di ba? If you... For example, if you have a product, tapos you sell it in Divisoria, most probably you would sell it around, kunyari, Wallis. You probably sell it around 20 pesos. Pero when you put that same product in, for example, Serendra, how much would you sell it? Mm. 100 pesos. They would still buy it. It's all about putting value into things. Eh. Okay. So, when it comes to value, no, partner, mm-hmm. sa persuasion ba, ano ang mas maganda? Na-perceive na high value o dapat low value yung product or yung person? You should know what your value is. So,
basically, knowing what the value of a product or a person is, yun talaga yung mas mahalaga. Kasi people won't buy a low-value product. I see. So, dapat ma-communicate mo yan properly. Yeah. Bakit mga tao gusto nila yung sports cars? Eh, sa totoo lang, gusto mo naman makarating from point A to point B. Well, it was marketed that way. That na way. Pag may sports car ka, guwapo ka, people will like you. Tama. So, branding din ito. Why would you buy a BMW 2-seater when you can't fit your family there? Pero it's more expensive. Oo nga. Kasha ka naman sa AUV. AUV! Diba? School service. Tama, tama. So, ganda yun. Value. So, kanina, you more or character. So, ngayon naman, you also have to project yung value. So, parang sinasabi nila, doesn't matter really kung ano yung product in person, kaya mong i-project yung tamang value. Eh. Dapat ma-communicate mo yung tamang value. Nung binibenta mo. And that's where persuasion comes in. Yung communicating. That's really persuasion. Now, my question, kasi sa communications, ano ba yung pinaka powerful na element? Ito ba yung words na ginagamit natin? Yung yung sinasabi kasama ba yung tingin? Sabi ni Sir John kanina, yung tingin ng mata. O yung tone ng boses, ano bang pinakaano talaga dyan sa persuasion? Ang pinaka-powerful sa lahat, if kung may kakalimutan ka, ito na yung tandaan mo. You must have a purpose in life. Okay, so yun muna. Okay. Yun ang pinakauna. Yeah. Why? 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 Well, basically, why? If you don't know why, for example, you would quit di ba? If you don't know why you are, what's the value of this? For example, have you watched how a Ferrari is built? Mm-hmm. Diba? It's so expensive because all the seats are handmade. All the yung makina niya handmade din from sand. Question is, why would I do such a thing? Why would I do such a hard thing? Because I'm giving value to that thing. So I know my why. That's why it's the most expensive car in the world. I see. So define your why. Your why. Mas nagiging persuasive ka sa mga tao pag, for example, may kasabihan nga na ano eh, pag magaling ka sa ginagawa mo, like if you're an employee, be the best employee. If you're a business person, be the best business person. I see. If you're the best at your field, mga tao automatic attract sa'yo. Mm-hmm. Okay, so tumataas yung level of persuasion mo. Yeah. Just yung value simply mo being the best at that. Okay. Kaya nga ba kami best host eh? Yes. Ano, best tandem. Nating award natin. Award winning. Mapapansin na itong show na ito. Malami na pag nalagay yung billboard natin. Yun. O tingnan mo ah. Mm-hmm. Bagong show pa lang, may billboard. Siyempre. So yun, ibig sabihin pala, dapat may drive ka kung bakit ginagawa mo isang bagay. Yeah. Yeah. Kasi mga tao, they unconsciously wanted to be led. Mm-hmm. Most of the time, they look up to their father, their friends, their boss, kung sino man yung lagi nilang iniidolo, because they wanted to be led. Most of the time, di nila alam anong gagawin nila. That's why they love going to seminars, to parties, watching movies, and sa mga lugar na merong leader. I see. Sige. Can you give us one more tip bago tayo magpunta sa break on persuasion pagdating sa business? Well, basically, you can use persuasion in a lot of things in business kasi people have different businesses. So if you understand the principle, kahit saang business ka, you could automatically transfer it. Unlike yung skill, for example, if I'm an engineer right now, and then I transferred into sales, diba? My skill set is different. I would have to study again. Mm-hmm. Pero if I have the same principle, yung charisma ko is the same when I go there. Yun din yung i-apply mo. So, if you learn persuasion in this seminar, I think it would be very beneficial. I see. Pero last question pala, ito yung babalikan ko lang, no? Mm-hmm. Alam ko magbe-break na tayo, pero last question ko lang. Yung tingin niyo sa persuasion, ano ba ito? Ito yung tinanong mo kanina, partner. Inborn ba ito? Na magaling ka na? Namamana ba yan? Namamana para ba yan? Sakit, eh, no? O nade-develop mo ba yan? Ano ba, anong stand nyo dun? Kaya muna. Ako, in my case, nag-start ako way back college. Hindi ako ganun masyado, alam niyo yun, sa barkada, merong mga ano eh, may mga leader ng group. Yung mga bida talaga. Mga bida. Ay, nung bata ako, bida. Yan yung mga varsity players, mga siga, di ba? Bibo, matalino. Bibo, yung mga ingay sa klase. Mm-hmm. Napaisip ako na bakit may mga ganitong tao na parang lahat ng mga kaklase namin gusto sila. Tapos, bata ko, tahimik lang ako dito. Mabait naman ako. Hindi nila gusto. Hindi nila gusto. Oo. Bait eh.
nung college kasi ako, medyo tambay ako ng library. So, may, nakita ko, merong mga libro doon na when it comes to psychology, human behavior. Sino ba akong basahin? Until eventually, na-realize ko na, uy, pwede pala pag-aralan to. So, in-apply ko. Isa sa mga madalas kong ina-apply nun is yung listening. Listening, yeah. Listening, okay. Na sinabi daw nila na binigyan nga daw tayo ni God ang dalawang ears and one mouth to listen more than talk. Wow, okay. Napakagandang mm-hmm. insight na. Mm-hmm. So, sa leadership, nagagamit din to. Okay. So, parang you become, parang kaya mo nang kagad ma-mirror yung galing ng mga tao na to. Kasi one of their key characteristics, magaling sila makinig. Yes. Sa bagay, yung mga ibang tao talagang sobrang dal-dal nakaka- Karanin, binibenta ka. Hindi ka naman. Gusto mo tanongin, magkano ba? Eh, di ka pa nagsasabi. Oo nga. Hindi ka na makasat-sat dahil... Bibili ka na pala. Oo, bibili ka na. Daldal pa siya ng daldal. Daldal pa ng daldal. Last question. Hmm. Kasama ba sa principles o pag-aaral, art and science ng persuasion, paano mo i-sustain? Halimbawa, ako, bebentahan niyo ako. Umuuna ako. Hmm. Pero sa mga susunod, syempre, may karagdagan pa. Siguro kayong ibebenta. Hmm. Kasama ba dun yung i-sustain niyo na oo ako ng oo? Parang gano'n. Well, all I can say is wala namang 100% guaranteed satisfaction. Mm-hmm. Pero kasi, the good thing about when you learn the principle, the results are always good, whatever happens. Okay. Yun yung maganda dun eh. So, yun yung foundation. So, mm-hmm. parang yung response mo that you get when you communicate is always, you now realize it's your communication. It's communication. Your communication is your response. Kasi, you can get persuasive either genetically, pinanganak ka, and then on that environment eh. Kaya may mga, there are some people growing. Parang, uy, not normal siya na charming. Mm-hmm. Di ba? Pero what if hindi ka dun nag-grow? Oo. Wala ka naman chance? Ayun. Diba? May chance pa. Pwede pa tayo mag-develop. Mm-hmm. Anyway, partner, medyo tawag dito. Lumalalim yung usapan natin. Lumalalim yung usapan eh. Siguro, gusto rin natin malaman kasi other side, di, paano naman to ginagamit sa love life. Yes. Sabi nga nila, paano kung mayaman ka pero wala kang love life? Oo nga. So, sa pagbabalik ng Success TV, abangan nyo, we're going to look at persuasion. Okay? Sa larangan naman ng, syempre, ng pagmamahalan, pag-ibig. Alright. Magbabalik po kami. At kami po'y nagbabalik sa Success TV. Kasama nyo po, Cheska San Diego and Sir John Calub. Pinag-uusapan natin yung persuasion, di ba? Kanina sa negosyo. Tama. Ngayon naman sa love life. Yan. Parang kailangan ko yan. Ha? Ikaw, hindi mo na yata kailangan yan. Okay. Sabi, may kakasal ka na. Biro lang. Pero kayo, mga babaeng nakikinig ngayon at nanonood, naligawan na ba kayo ng isang lalaking hindi naman kagwapuhan pero feeling nyo eh mapapasagot kayo kagad? Yan. Pero may mga taong ganun, no? Oo. Oh, alam mo, pag naglalakad ka sa mall, minsan eh, no? Anong meron doon? Anong meron doon? Ang ganda-ganda naman ng girlfriend doon, di ba? Diba? Anong meron siya? Pwede natin balik na rin. Meron din namang mga girls na simple lang. Mm-hmm. Pero saksahan naman ng gwapo yung mga nagiging diba? Boyfriend nila. Diba? Meron? Masarap ka ba magluto or what? At nakakuha ka ng ganyan ka. Tapos basketballista yung boyfriend, oh, di ba? Gwapo-gwapo. Pero magaling din kaya sila mag-persuade, kaya ganun. So, aalamin natin yung role ng persuasion sa love life ng tao. Oo, tama. So, okay, balikan natin yung mga guests natin, today, mga experts natin dito sa persuasion. Marco and Harlan, dito naman tayo sa side ng love life. Pag love life, gumagana yung mga mata nila, no? Oo nga. Ayoko titigan, sabi ko nga doon lang. Yeah. Can you give us parang highlights or can you enlighten us pagdating sa love life? Paano ba gumagana ang persuasion dito? Sa love life naman, lalo sa mga guys, ang pinaka-importante is ang mga girls, na-attract sila sa mga confident na guys. Confidence, mm-hmm. Okay. That's why gusto nila yung mga varsity players, gusto nila mga rockstar, gusto nila mga leaders ng mga organizations, na-attract sila doon. Mga high moral, parang gano'n. Yeah. Because like sinabi nga ni Harlan, yung when you have a purpose, you have a why, you have a plan, is automatically, na-attract sila doon sa mga ganong tao na merong answer sa bawat sa mga sagot parang gano'n sa buhay. Mm. Kaya mga madalas mga guys, they look up to their boyfriend, di ba? Yung mga girls. Mm-hmm. Dahil nga yung mga boyfriend nila, responsible, confident, naalagaan sila. Ayun. Mm. So, isa pa lang, i-confirm mo nga, partner. Ganun ba hinahanap mo? May mga girlfriend ba kayo? Ganun yung kinonfirm ko. Ibig sabihin, ikaw ba? O may lalaki,
Tinitingnan mo ba yun? Yung estado niya, yung... Oo naman. Kasi tama yung sinabi niya, syempre, kayo yung lalaki, syempre, normally, sila talaga yung nagdadala nung relasyon. So, kung ikaw mismo, hindi ka confident sa sarili mo, halimbawa, ikaw, Sir John, hindi ka kumbiyansa sa sarili mo, paano naman akong dedepende sa'yo? Mahirap naman yun, di ba? Tama. Ang ganda ng sinabi mo, partner. Mm-hmm. Oo, kaya dapat pala lagi ako naka-straight back. Para gaganan ako. Held high. Tama. Stomach in. Sabi nila, dapat confident ka. Yes. Paano magiging confident pag wala kang pera? Ayun nga, paano nga yun? Paano pag wala kang pera, paano ka magiging confident? Kasi confidence does not mean money. Kasi for some, yun yung wrong notion. Ayun. Mostly ng guy. Okay. Diba? Like for example, nakita ka ng kotse, sobrang ganda ng kaha niya. Wala namang laman. Diba? Ano, walang upuan. Wala. Paano yung, mo magagamit? Oo, walang upuan, walang makina. That's confidence Yung inside Girls are attracted more on the confidence kasi guys are thinking, pag wala kang pera, hindi pwede maligaw. Diba? Which, ayun nga, parang, in the first place, that is wrong. Kasi why would God give you money when you wala ka namang purpose? Tama. Oo nga naman. Diba? So, pinaka-importante talaga, alam mo yung purpose mo. Why would you do this or something? Yeah. So, kumbaga, naka-align ka dun sa passion mo talaga. Yeah. So, makikita it. Parang people will see it in you. Alright? Kung saan ka papunta. So, may iba naman kasi nagsisimula pa lang sa career nila pero na-define nga nila yung purpose nila. So, alam mo naman eventually na kunwari, itong guy na to, wala ka siya pera. Let's say, writer siya, talagang pinursue niya yun, you can still have that confidence, makikita mo pa rin confidence sa kanya Then may future siya, may pupuntahan siya. May mga tao na confident sila na bad boy sila. Ganon. Kahit wala silang ginagawa, may purpose sila. Maging bad boy. Magpaka bad boy. Kaya yun ba yung nagre-regate sa kanila, nagiging mukha talaga silang bad boy? Kasi hindi naman actually yung pagka-bad boy is yung confidence nila. So, dahil nga, para silang may bad boy syndrome, di ba? Confidence yun They have a purpose na maging bad boy. Gusto talaga nila yung ginagawa nila Na mga bad things talaga. Okay, so nagsasaksin sila sa mga bad na ginagawa nila. Marami yan, high school ako, mga bully sa eskwela namin. Ano naman? Di ba? Okay. Mga frat men, ganun. O, UP ka din, di ba? Okay. Ayun. Anyway, sige, ano pa yung mga tips na para pwede nating magamit pagdating sa love life? Another one is, sinabi ka yung good emotions. Good emotions. Babalik tayo sa good emotions. Diba? Good emotions. Na-experience mo may kausap kang person na boring? Ano, marami niyan. Diba? Yung salita ka ng salita, wala siyang reaction. So, yun. Diba? Kasi ang mga tao, very emotional yan, lalo ng mga girls. Diba? Mas gusto nila nakikipag-usap sa guy kapag ang kwentuhan is puro emotional. Like relationships, love life, chismis, mga publicity. Pag pinag-usapan nyo, mga kamustahan, ano kinain mo, o ano pinag-usapan mo kanina, o ano yung phone mo ngayon, they won't really respond. Girls are very emotional. I see. So, dapat pala, pag-aaralan mo rin yung mga interest nung kausap mo. Yes. Oo, tama. At saka dapat medyo, yun nga, ano ka rin, aware ka din sa mga nangyayari. Medyo emotional pala mga girls. Yan, dapat alam ng mga guys pala yun. Buti sinabi nyo. Yes. sige. Pero paano naman yung halimbawa, kayo guys, nakakita kayo ng isang girl. Siyempre, tinitignan nyo yung gusto nyo yung ligawan. Paano kung sobrang high profile nung girl? Paano nyo ipo-front yung sarili nyo? Siyempre, kahit na confident ka, alam mo naman na mas mataas yung level nung girl sa inyo. Paano nyo kaya gagamitin yung persuasion abilities nyo? Well, it all boils down sa, yun nga sinasabi namin, value. Kasi why would you value, for example, sinama high profile yung girl, how did you say so? I mean, everyone's equal You scrap everything off, everybody's equal. So, that's confidence. If you know your worth, yung value mo, then people will be attracted to you, no matter kahit sino pa yan, kahit anak pa yan ng presidente. There was a study done in New York na in-interview yung mga top CEOs, mga top players sa New York. Mga babae to. Ngayon, tinanong sila na iiwan ba nila lahat para sa love? Sinabi nila, yes. Which means na it doesn't really matter kung ano yung career nila, kung ano yung magkano man kinikita nila. Yeah. When the right guy comes along. At na-in-love sila naman. Na-in-love sila. Iwan nila lahat yun. Why would girls be attracted to Edward, di ba? Sir John, handa ka na bang iwan ang lahat? Ako, maraming iiyak. Maraming iiyak. O, di ba? Napaka enlightening na sinasabi nila. So, ibig sabihin, may pag-asa pala talaga yung mga guys dyan na medyo nawawala ng confidence sa sarili, di ba? Yeah, there's a difference kasi between confidence and arrogance. Okay. When you don't know yourself, you're not confident, you're arrogant. That's insecurity.
yabang lang. Pero when you're confident, you know your worth, yung value nga. Kasi people look at value differently. So yun muna yung purpose na sinasabi namin. You know your value. Then you become confident. That's very good. Ang dami ko na napipick up today na insights. So yung mga nakikinig sa atin na madalas nagtataka kung bakit sila nababasted, eh alam nyo na po yun. Baka wala kayong bilib sa sarili. Ganun ba? Exactly. Exactly. So parang ano yun, no? Bachelor of Science, di ba? Bilib sa sarili. Major in bilib sa sarili. Oh, di ba? Huwag ka lang magano. Huwag kang mag-MBSS. Masyadong bilib sa sarili. Yun yung sinasabi niya na arrogance. Master's degree na yun. Master's degree. Arrogance na yun. Di ba? Kasi pwede talagang sumobra. Sige. Siguro last two tips pa para makaproject ka ng persuasive na energy aura dun sa mga pagdating sa nililigawan mo. Love life. Basically, nag-advise sa akin ito na kaling pa siya Dubai, magaling siya na babaero, sabi nga daw nila. Ang sinabi na sa akin is always be happy. Be happy. Always be happy. Simple. Yeah. Okay. Pag happy ka, mga girls magugustuhan ka. Mga ibang tao magugustuhan ka. Lagi ka lang dapat masaya. Lagi ka masaya. Wow. Yeah. Kaya pala dapat lagi ka nagpapaspa, lagi kang... Kailangan yung mukha mo maliwalas, hindi yung parang ang dami-dami mong problema. Siguro iwasan mo na manood ng horror movies. Di ba sabi nga niya? So manood ka na lang ng Dolphy. Makakatawa, di ba? Like, comedy. Mr. B. Mr. B. Para mawala yung mga stress mo sa buhay. Mayroon ako lagi pinapanood yung parang, ano siya eh, may parang ano yung wow mali na nag-English, ano ba yun? Basta just for laughs. Just for laughs. Nakakaaliw naman talaga yun. Diba? So ganun na po yung mga panahon. Tawa ng tawa dun eh. Saya man, paglabas mo ng kwarto, parang napaka-light wala, ng feeling. Wala kang problema, di ba? So ang ganda, paglabas mo tama siya eh. Pagharap mo ngayon sa mata, naka-smile ka, parang hindi ka bangkong nalugi, di ba? So, yun. Ako may tanong dito sa dalawa, na-try nyo na ba na makipagkilala, gamitin yung persuasive abilities ninyo? Yung total stranger talaga na makapagkilala, tapos in effect positive yung response ng babae sa inyo. Oo talaga siya. Oo talaga siya. In what sense? Parang, not necessarily for panliligaw. It's more of pagpapakilala lang. You just want to meet new company, parang ganun. So pwede rin sa ganun. Pwede. Simple lang naman eh. Pag may nakitang type mo na person, mapapit ka lang. Say hi. Hi lang naman. Hindi ka naman siguro, ano, di ba? Kukunin ng isa taras pag nag-hi ka. Hindi ka naman kakainin ng babae siguro. Hindi ka naman mamatay, no? And girls really want to be approached eh. Yeah. They want to be approached. Kaya sila nag-BBC every single day. Ilang minuto silang maharap sa salamin bago lumabas ng bahay. So tingin mo, walang purpose yun? Alam mo, binilangan yata nila ako kanina. Oo nga, no. Ngayon ko lang na-realize yun eh. Kaya sila nag-aayos. Para mapansin. Para mapansin at gusto nilang lapitan sila. Parang ayoko i-confirm. So, napakaganda nun. Ngayon, parang tumaas yung confidence ko na lumapit. Kasi di ba, talaga gusto nilang lapitan. Tapos lahat naman ng mga lalaki, ang ganda niya. Baka hindi ako pansinin. Parang mali pala yun. Ano ba, nauuna yung negative na iniisip mo agad na hindi ako papansinin nito, baka suplada to. Parang limiting belief yun eh. Yeah, it's a limiting belief na na-program sa lahat ng tao na iba, bata pa tayo, nang sinabi, don't talk to what? Strangers. That's why kahit gusto mong makausap yung isang person, dahil sinabi sa'yo nung bata ka na don't talk to strangers, ikaw na mismo, hindi mo magawa kahit gusto mo. Okay. Dahil na-ingrain na yun sa subconscious mind mo eh. Sa subconscious mo, hindi mo alam, naka-program pala yun, lumalabas, di ba? Ano yung masasabi nyo dun sa mga guys na makikipagkilala, pinapractice pa yung sasabihin. Pero pagdating dun sa girl, wala na rin nasasabi. Yun yung sinasabi namin na being authentic eh. Yung sa arrogance, diba? If you're faking it, yun yung greatest, simplest tip namin na mabibigay, pero pinaka-effective, just be you. Just be you. Oo, kasi if you come across somebody and you're trying to be someone else, magkakaroon ng battle sa sarili mo. So, pag ginawa mo parang dekahon or delata, diba, delata ka, alam mo na yung script mo. Yung minsan nandiyan ang katabi mo na eh. Parang hindi mo naman personality yon, tinatry mong gayahin na maging ganun ka. Gumagana rin yung mga scripts. Because for example, sa sales, diba? For example, sa restaurants, tinatrain mga tao para, good morning ma'am, good morning sir. Mayroon sa lang scripts. Pero eventually,
pag yung tumagal na sila doon, it becomes second nature. Second nature. Second nature. Yun. Yeah. So yun ang goal mo. Mm-hmm. You can start with scripts. It's not bad naman. Not bad. Pero kasi mabibuilding nga naman yung confidence mo at the beginning kung may script. Mm. Pero ang gusto mo mangyari, parang maging... natural na lang. Natural. Wala, nakapikit ka. Kumbaga, sabi nga, just be you. Oo, just be you. Sige, sige, yun, sige. No? Mamaya, mamalami ako manalapitan ito sa Mall of Asia. Parang gusto mo nang tapusin yung show natin. Parang gusto mo nang kipagkilala sa mga Tagalabas. Subukan ko nga yung persuasion powers ko, partner. Sige. Tignan ito gawin natin. Punta tayo sa mall. Okay. Tapos iwanan kita dun sa isang tabi. Tignan natin kung may lalapit sa'yo. Bakit ako? Tapos titignan din natin ako. Tatayo din ako mag-isa. Tignan ako may lalapit sa'yo. Ano ka? Ano ka? Para binubugo mo na yung sarili na. Para kasi tayo ng ano? Ng magnet. Ng persuasive magnet. Oh, ba yun? Sige, tignan natin. Ano ulit? Tignan natin kung may value ka pa. At kung may galing pa ako. Tignan natin kung ano, kung sinilalapit. Mamaya may lumapit sa'yo, matrona, sa akin matanda. Patay tayo dyan. Paano yung mga ganun? Bakit may mga taong ano, lapitin ng DOM, lapitin ng matrona? Bakit ganun? Dahil yun ba yung in-imbibe nila sa sarili nila? Ba't parang inatawa nyo? Yun ang ano, yun ang nagra-regate ng pagkain. Actually, sabi nga sa akin ni John, like attracts like. You attract who you are. You don't attract differently. You attract who you are, partner. Nakaloka. Yung talaga gusto mo. Yung mga trip mo. Kapapahan talaga. Ay, naku, diba? Matesting nga yun minsan. Magdi-test tayo sa buwa. Tawa ng tawa si Edward sa taas. Oo nga. Anyway, tawag dito, any last words of advice para doon sa mga audience natin, if they want to go out there and be successful in business and love, ano yung parang, can you like put it into a, like ano lang, like one, two sentences, ano kaya yung pinaka mabibigay niya, maiiwan niya na? Hindi kayo makakalimutan din ng ating mga viewers ngayon. Siguro one message from both of you. Sa akin naman is that anything can be learned. Kahit ano pa yan, whether making money, relationships, computers, mobile phones, lahat pwede mong pag-aralan. As long as you want to do it, magagawa mo siya. Okay. Sabi mo nga, we are infinite. Yes, tama. Alright. So, Harlan? Ako naman, ang masasabi ko lang, stay authentic. Tsaka, if ever you're going to go into something, you don't quit when you're there eh. You quit before you start. So, persuasion will come into play kasi you have the skill and the power to do it, knowing the right basic principle of what persuasion is. So if you stay authentic, you will be persuasive na agad eh. I see. So yung ano mo, yung integrity, authenticity mo na galing sa loob. Kamanggan. Gaya. Di ba? Kailangan original ka. Yan. Lalabas talaga. Bawal pirata. Yan. Dapat maging ikaw. Oo naman. Be yourself. Kasi sabi nga, di ba, mamahalin ka ng mga tao sa tunay na, ano mo, na ugali mo, tunay na ikaw. Mm-hmm. So, yun. So, partner, ito mga kasama natin ngayon, makakasama natin sila sa isang seminar later on towards dito ngayong 2011 sa Persuasion Bootcamp na inaayos pa natin yan. So yung mga nanonood sa atin ngayon, abangan nyo yan. Okay? So kung gusto nyong matuto o matutunan yung mga skills na alam nila, yung principles na alam nila, merong binubuo na seminar para dyan. Atin tayo lahat. So ang gawin nyo lang ay pumunta lang kayo sa Facebook namin. Yes. Sa Success TV. Punta lang kayo sa Facebook, type nyo lang sa search Success Space TV and i-add nyo para yung mga updates na ng mga seminars and mga workshops na ginagawa namin in relation to Success TV, ma-update kayong lahat. Okay. Alright. So, partner, tawag dito, magbabalik kami at sa pagbabalik namin, syempre, meron akong special na gift ulit para sa iyo, partner. Wow! At may mga pag-uusapan ba kami? Kaya dyan lang po kayo. Huwag pong bibitaw at magpapalit ng TV channel. Welcome back sa Success TV at bago tayo umalis, of course, gusto lang natin din bigyan ng pagkakataon yung mga guests natin, no, partner, na mag-imbita, no, sa mga activities na ginagawa nila. So, Marco and Harlan, would you like to invite our audience dun sa mga activity, upcoming activities nyo or any things that you're doing right now? Okay, so sa mga interested, meron kaming book which is out na sa Power Books. Ang title niya is Smooth Seduction. And meron kaming website na naturaligame.com, one word. Naturaligame.com. Yeah. Alright. So pwede sila pumunta doon and they can join the community. Yeah. So community, alright. Harlan? Ako naman, ngayon I'm doing seminars eh.
for schools and students for leadership. Ayan, for leadership. Actually, Persuasion still part leadership pa rin. Oo, naman sa leadership yan. Oo, kasama yun sa leadership. So, tinitrain mo yung mga students? For life. Ayan, yeah. So, partner, mm-hmm. bago naman tayo umalis, syempre, tulad ng nakagawian natin, ito yung, wala kasing malungkot dito sa show na to, lahat masaya eh. Kahit magpapaalam ka na. There's good and goodbye. Oo, malulungkot ka na, masaya ka pa rin. Syempre, diba? May regalo na naman ako. Oo nga eh. Ito ha, magiging vintage na naman to. Itago mo to pag in-auction na to. Million to after. Oo naman. Yan. Ikaw ba naman maging ultra magnetic eh. Yeah. So ito magiging t-shirt ni partner Cheska next Saturday sa susunod na episode namin. I am ultra magnetic. Yan ang regalo sa'yo ng Successor Eyes. Thank you, thank you. Alam mo Sir John, suutin natin to sa MOA. Tabi tayo. Yan, sige, sige. Tama. Binubugaw natin mga sarili natin sa MOA. Siguro lahat ng mga tao didikit sa atin pag pares tayo nakaganyan. No? Kasi makita pa lang nila yung design ng t-shirt, medyo may intriga na sila. Ultra magnetic, mga superheroes yata. Gusto ko siya talaga. Magaling. Yan. Ay, ito pa pala partner. Mm-hmm. Sige, in relation dyan sa shirt na yan. Meron akong balita pa sa'yo. Okay. Bakit tayo umalis? Good news. Oh, good news. This coming February, ipapakilala ko na sa'yo si Johnny Magnet. Si Johnny Magnet? Siya ba yung ultra magnetic superhero? Oh, magkakaroon ako ng superhero na character. Alright? Talaga? And magnyari to, lalabas to parang comics. Okay. And ang maganda doon partner, kasama ka rin doon, gagawan din ikaw ng character mo. Ano ko, leading lady? Balay mo, mamagnet ka ni Johnny Magnet, delikado. Yun, no. Babay na po, nagpaalam. So, anyway, katulad ng sinabi namin kanina, you can send us an email sa ilovesuccesstv@gmail.com for any suggestions or kung gusto nyo mag-guest dito sa show namin. At of course, yung Facebook natin, partner, no? Oh, Success TV, hanapin nyo lang po sa Facebook at i-like nyo po para maging updated kayo sa lahat ng seminars at mga events, pati yung mga susunod na episodes dito, pinaplug namin sa aming web, sa aming fan page. Oh, balita ko, yung next episode natin, exciting. Magandang babae yata yun eh, yung feature natin. Tsaka parang doon ko na siguro masusubukan kung talagang persuasive ako. Nagpag-usap ka na ng bonggang-bongga sa dalawang ito sa naging guest natin kasi talaga napakagandang dilaga at sikat na sikat nito mga panahon na to. Oo, tama. Huwag mo naman sabihin partner, mamaya hindi na nila abangan eh. Oo. Alright, so bago kami malis, nice ko lang pasalamatan of course, Business World, Dr. Lilian Ebuwen, sa Total Body Dentistry, Sulit, and yung mga iba pa naming mga kaibigan. Hi everybody, thanks for always watching dito sa Success TV. And gusto ko rin pasalamatan sa aking makeup, ang Mary Kay Cosmetics, maraming salamat. Diana Stalder by Dermaline, nandiyan po sila sa Shaw Boulevard sa EDSA Central. Tsaka yung Successorize pala para sa mga thank t-shirts namin. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat sa mga staff natin na sumama sa atin ngayon. Thank you po. Uy, happy birthday! Ano pala, belated happy birthday kay Sir John Codornis, ang ating... Ay, oo, tama. Oo, sige. Partner, bago tayo umalis, abangan nyo ha, next week, huwag kayong mawawala dahil napaka-exciting nung guest namin. At abangan nyo, ang daming activities na mangyayari kasi love month eh. So, medyo in tune sa pag-ibig yung gagawin balita natin. Balita ako, i-dinner date mo daw ako sa Feb 14. Gano! sige. Papakita natin dito. Yeah. Diba why not, i-feature natin kung paano mag-dinner date ang mga taong successful. Tama. Pwede, diba? Ako, candlelight to malamang. Mm-hmm. So, abangan po natin yan. Okay, so... Ito po ang inyong Sir John and Cheska San Diego and we say yes to success! This is Marco Maliari and Harlan Dale and we are Persuasion Masters and we say yes to success.